Sa makikipot at pasikot-sikot na kalsada ng Quiapo, nabubuhay ang iba pang tradisyong may kaugnayan sa poong Nazareno. Para sa marami sa mga taga-Quiapo, ito ang kapistahan ng poong Nazareno. At ito nga sa aking kinaroroonan sa Sipit Guzman Street. Kita nyo naman, fiestang-fiesta talaga. Dito ko nakilala ang grupo ng kabataang kong tawagin ay Nazareno's Tribe, na ang panata sa poong Nazareno ay magdulot ng kasiyahan sa espesyal na araw na ito. Dati po napapanood na po namin sa mga mas matatanda na sa amin, ginaya rin po namin. Ginugunita ang traslasyon o paglilipat sa poong Nazareno mula sa ibang simbahan patungo sa Quiapo Church noong panahon ng mga Kastila. Para sa mga residente ng Quiapo, ito na rin ang kapistahan ng poong Nazareno, kaya may handa sa mga bahay. Si Socorro Lipana, taon-taon daw nagluluto ng marami dahil bukas ang kanilang pinto sa mga pagod at gutom na pumapasan sa poong Nazareno. Yung mga kapatid ko sa Amerika, sa Daly City, sila nagbibigay niyan sa amin. Panata na namin yan. Kwento ni Aling Socorro, isa sa mga biyaya sa kanya ng Nazareno ay ang paggaling ng kanyang anak mula sa malubhang sakit. May anak pa ako nagkasakit. Tapos? Nagkasakit ng Stephen Johnson, lalong ang hirap noon. Lahat kami nagdadasal sa Nazareno. Ang matinding debosyon ng maraming Pilipino sa Nazareno ang dahilan ng pagbisita sa Pilipinas ng dalawang German national na ito. Every people are very happy, very relaxed, and it was very nice to see. Sandra Aguinaldo, GMA News.